some of these were touched already before, but we do not have, during that time, we do not have our point. Yes, this is, of course, uploaded to the YouTube. That's the reason I'm going back to this doctrinal issues here. Para makita sa YouTube ang mga lesson materials na ating tinuturo nila noon. Titus chapter number 1. Ito sa Titus chapter 1. Titus. Justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Yes, Lord. At ang
Yes, Lord. Yes, Lord. Amen.
motivation na tayo ay ligtas. And thank God na tayo ay ligtas magkakailan ko na. Now, this chart, nagsisimula tayo sa cross. Yan ay ibig sabihin, tumanggap tayo kay Kristo dahil ang cross ay simbolo ng ating kaligtasan. Amen? Amen. Once na yan ay simbolo lang, hindi ko sinasabi niya baka ang isip ng iba, magpapabago tayo, a person must act with the cross by accepting Christ as your Savior. The cross symbolizes the work of Christ. Yan ang simbolo ng work ni Kristo doon, namatay siya para tubusin tayo sa tinatawag na cross ng Calvary. Ito ang sabi ng 1 Corinthians chapter number 1. Kaya nga, ini-emphasize ni Paul ang cross. 1 Corinthians 1, following now with verse number 8. For the preaching of the cross is to them the very foolishness. Sa kanilang mga hindi ligtas, foolishness lang ang preaching of the cross. But unto us which are saved, it is the power of God. Amen, amen. So the cross is the power of God unto salvation. At ang isang mananampalataya, anuman ang pizza, hindi tayo maligtas dahil sa ating sarili. We accepted Christ as our Savior at yan ay nagsisimula tumungo sa cross. So nilagay natin ang Christian diyan sa cross. Ang sunod, anong nangyari sa isang mananampalataya kung siya ay nasa cross na? The first thing that happened, ang kaligtasan ng isang Christian was purchased by the Son. Amen. Binili ito ng kanyang anak. Go into Acts 20 verse 28. Acts 20. May bayad ang ating kaligtasan. Tayo ay parang nakidnap sa kasalanan at kailangan ng ransom. Kailangan ng bayad. And thank God, ang bayad ng ating kasalanan was purchased by Jesus Christ. Amen. In Acts 20 and verse number 28. Look at that verse now. Bid me therefore unto yourselves. Paul is talking to the pastors. Take you therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Inyong bantayan ang inyong mga kaugalingon at kung tanang ng mga kandiro na saan kayo ay tinawag ng Holy Spirit, Holy Ghost, na magiging overseer, tagabantay, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Amen. Sino ang nagpadugog doon sa cross? Sino ang namatay doon? Sino ang nagulat ng dugo? Jesus Christ. Amen. The ransom for our sin. And that's why, ikaw ay naging Christian, in the middle of the cross, ang kaligtasan mo was purchased by the Son. Number two, hindi lamang purchased by the Son, sealed by the Holy Spirit. Amen. Amen. Itignan natin ang Ephesians. The book of Ephesians, chapter number 1, verse 12 to 13. Kasi ang mga ito, hindi na naaral ng Bible doctrine. That's why, unang-unang ang mga teaching, yung lalabas. Ang iba, faithless words. Ang iba, faithless maintenance. Ang iba, faithless kanan. And then, hindi mo pa matiya. Dahil kung hindi ka na maka-work, ayun, mawala ang kaligtasan mo. But ang sabi ng banal na kasulatan, once you put your faith in the Lord Jesus Christ, you are purchased by the Son. Ang kaligtasan mo, binili na ng anak, and in verse 12 to 13, that we should be to the praise